palang araw guys, meron tayong wire. Ayan, kita mo naman. Ito na yan. Yan ang sa AC. Yung wiring niya, may problema. Ngayon, check natin guys, ako na yung sistema. Utok yung fuse holder, so yung fuse CB, hindi ka problema. So yan ang tandaan nyo, busy pointers yan. So ngayon, ang gagawin natin yung abandon nito makina guys. Okay, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari once na after ng ilang seconds. Palang araw guys, meron tayong client na Honda Fit pa rin, Honda Jazz. So okay tayo ng mga Honda Fit guys. So samahan nyo ko sa simpleng basic tutorial kung bakit nagkakaroon ng overheat ang makina. So ano yung mga main cause, ano yung mga dahilan na pangunahing dapat nyong malaman, basic pointers kung bakit posibilidad na mag-overheat ang engine. Okay, so mostly sa Honda Fit, karamihan na bumibigay dyan fan, fuses ng kanyang relay, especially yung mga bagong convert na ng mga relay tsaka yung mga fuses nito, especially yung radiator fan talaga mga number one talaga sa Honda Fit na tawag yan, bumibitaw na mismo, nasisira na mismo yung kanyang radiator fan motor. Ngayon kung hindi mo alam yung sistema, may posibilidad na talaga mag overheat, sakit talaga sa ulo dahil general overhaul lang kalalabasan. Okay, so ngayon guys, meron tayong customer ngayon, ito ngayon ang problema is overheat. So tingnan natin kung ano yung rason bakit siya nag-overheat. Okay, so gawin na natin, i-start natin yung makina. Wait lang, papatayin ko muna yung makina guys. Ayan, papatayin ko makina muna, i-on ko muna. Okay, so naka-on position siya ngayon doon sa engine bay. Okay, sa engine bay tayo ngayon guys. Pakinggan nyo mabuti yung under ng fan. So ang radiator niya is nandito na side. Ayan, kita mo naman sa mga baguhan, yun ang mga unang tinitingnan dapat yung radiator sa location. So ngayon may nararamdaman nyo, merong sa ano to sa loob to, merong radiator pa na tinatawag. Ngayon dalawa yan, isang aircon tsaka isang radiator ito na fan. So anong nangyari, maririnig nyo naka-on position, hindi umaandar yung makina, naka-on position ng susi, umaandar yung fan. Ibig sabihin yung fan dito yan sa kabila, ayan o, yan, narinig nyo, umaandar. So ibig sabihin, ayun o, may ikot ang lakas, ayun o. So ibig sabihin, umaandar yung kanyang sa condenser. Okay, ngayon, pag on mo ng, ano ngayon doon, pag i-start mo ng engine, nag on ka ngayon ng aircon, aandar yung fan na yan. Yan ang sa AC, sa aircon, okay. Ngayon, marinig mo, akala mo okay. So hindi yan sa radiator guys. So ngayon, silipin natin kung naka-umaandar ba yung kanyang, ano, radiator fan. Pakinggan mabuti, wala kang maririnig na may ubong. So ibig sabihin, wala siyang tao, walang kuryenteng dumadaloy doon sa motor. O either sira yung motor o sira yung kanyang tawag niyan, yung kanyang electrical system, yung wiring niya may problema. Ngayon check natin guys kung ano yung problema ng wiring. So ito, ang history nito, hindi ko pa siya nakita, pero nakita ko na yung sistema. Kung ano yung problema, hindi ko pa pala siya nadadiagnose, pero nakita ko yung sistema dahil ito, walang ibang paglalagyan ito kundi sa radiator lang. Ngayon, kung makikita mo, pumutok ito. Yan. Pumutok yung fuse holder, tapos yung fuse CB, hindi ka problema. Either loaded siya. So, isa lang ibig sabihin yan, guys. Loaded yung fan. Ibig sabihin, either maliit yung wire na kabitan nito. Tsaka tingnan nyo, dinirect lang siya dito. Ayan o. Direct lang siya dito, automatic. Ayan o. Sinalpak lang siya dyan. So which is maliit yung wire. Ayan o. Ang liit ng wire o. Kaya nasunog. Ayan o. Sunog yung wire kasi maliit. Eh, radiator, fan motor yan. Dapat malaki wire yan guys. So yan ang tandaan nyo. Basic pointers yan. Kaya nasunog to. Ibig sabihin nag-overload. Hindi kinaya ng wire yung ano, mechanism. Dahil nga maliit yung wire. Kaya sunog siya. Okay. So dinirect lang. So which is mali. Mali siya, di ba? So ngayon, nangyari, bumigay. Pagsira sa fuse, walang supply. Automatic, hindi na gumana ang radiator. Okay? So yun ang basic pointer. So ang gagawin naman natin ano ngayon, papandarin natin ang makina para malaman natin kung totoo bang nag-overheat ba ito o kailangan ba siyang i-overhaul o i-pull out ang buong engine. So ngayon, ang gagawin natin, papandarin natin ang makina guys. Okay? Sige, tara. So start natin ang makina. Ayan. So papandarin ko na. Wala siyang check engine. Okay siya. Ayun, dito tayo ngayon sa engine bay. Ayun na yung gabi. Kita mo, ayun o. Kumukulo. Ibig sabihin, pag kumukulo,
bado din. At ibig sabihin, yung cylinder head gasket niya, tawag niya na pigado na. Ibig sabihin, may bitak pa sa gitna, hindi siya na kakumpot yung chamber. Okay, inay, sakas na. So, yan ang problema. Antay natin yan ng konti. Kukulo na kukulo pa yan. So, pag ganyan nag-overflow, ibig sabihin, may problema talaga yung ano niya, system. Okay. So, pinatay ko mo ng aircon kay maigay masyado yung ano. Yan. So, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari once na after ng ilang seconds kung ano mangyayari sa akin. Pakiramdaman natin guys kung hindi pwedeng possible cause. Kita nyo nag-overflow, ang lakas. Makapuro yung tubig. Yan. So, pag ganito ang sistema, ibig sabihin may problema yung ano nito, cooling system. Ayan. Bumabos. Makapawal siya kung nakulo. Ayan. Kita nyo. Ibig sabihin niyan. Pag ganyan, mabirit na yan. Alam naman natin guys kung ano mangyayari. At least makuha nyo yung basic pointers. Tingnan nyo yung fan. No? Walang ingay. Wala sila. Walang hindi siya nag-activate yung radiator fan. Kaya iinit talaga yung ano mo, yung tubig ng cooling system kasi nga wala kang function ng kanyang radiator. So yan yung magiging Thomas kung bakit siya dapat i-overhaul. Bakit i-overhaul kasi yung gasket, tubig gasket, kailangan mo na siyang palitan. Mag-overflow na siya. Pag uminit na uminit dyan, kukulo na yan. Okay. Empty, tapos biglang dadami tubig. So, ibig sabihin, overheat na siya. Okay, so yan yung symptoms. Kailangan wala siyang, ano, kailangan pantay lang yung tubig dito. So, ibig sabihin, overheat na siya, guys. Okay? So, yun yung mga basic pointers. So, ang ating mga birador, sila titira. Shoutout, guys. Shoutout. Ganda ang umaga sa lahat. Ngayon, overheat tayo ng oil. Ang ating, ano, electronics technician. Si Badri Sherwin. Okay. So, wala siyang masabi kasi electronics to birador eh. Okay guys, so at least alam niyo na yung basic pointers. So shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga mekaniko, sa lahat ng mga kapwa ko, ang banggit ng mekaniko at sa lahat ng mga unit owner, sa mga OFW at sa lahat ng mga Filipino YouTube creator guys. Please subscribe and then follow them. Tsaka please share this video. Comment down below. So yun lang, maraming salamat sa ating lahat. So please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless.